Ayun mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Smile daw sabi ng cameraman eh. Ngayon may pag-uusapan tayo na guitar effects or guitar amp modeler. Nux Amp Academy. Isa sa mga favorite items na nagkaroon ako. Ngayon, bago tayo magsimula, ulitin ko lang sa tagay ng ibang videos. Hindi tayo quiet room. Baka may marinig kayong mga kung ano-ano sa pala. Pero ayun, pag-usapan natin kung ano ba yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa Nux Amp Academy. Pero unahan ko na kayo, overall, gustong-gusto ko siya. Pero may ilan lang bagay na mga sana na-improve na ipapakita ko sa inyo. Tulong din to sa mga curious item na to or sa naghahanap ng amp modeler. Hindi siya masyadong demo, marami naman demo online sa YouTube, Facebook. Search nyo na lang. Pero ito, papakita ko lang, sana makatulong kung ano yung maganda at hindi maganda sa kanya. Tapos papakita ko lang din kung paano ko siya i-set up sa aking rig. Sa aking pedal board. Simulan na natin to. Okay, ito na. Ito na yung pedal board natin. Ayun yung Nux Amp Academy. Bale, explain ko lang yung route natin dito sa ating effects chain. From the guitar, going to the ano tayo, Digitech Whammy. Tapos, diretso sa wah. Tapos, diretso sa blues driver, pang boost. Tapos, diretso sa overdrive, na tube screamer, tapos sa rat. Tapos, punta tayo sa input na to. Tapos, ngayon, yung ating volume pedal, EQ. Ito, yung volume pedal natin, naka-tuner out lang yan sa tuner. Tapos, yung main output niya, papunta sa EQ, then sa delay. Tapos, yung effects na yan, yung tatlong effects na yan, nakasaksak sa effects loop ng Nux Amp Academy, which brings me to the first thing na nagustuhan ko dun sa Nux Amp Academy. Meron siyang effects loop. Ang kagandahan kasi niyan, napapalitan din yung order or yung pwesto sa chain nung ibang effects po. Lalo na yung time-based, mahalagang maipwesto mo ng tama yan. Time-based, ibig sabihin yung delay or yung reverb or yung modulation. Ngayon, sinama ko dyan yung volume pedal kasi pag nilagay mo to sa unahan kasama ng mga overdrive, pag ginamit mo yung volume, hindi lang volume yung maapektuhan niya, pati yung gain. So, mahalagang nasa after siya ng amp. Kasi pag nag-dirt ka dito at nilagay mo to sa unahan, pati yung gain nung amp model na nilagay mo, maapektuhan itong volume pedal. So, ayun. Tapos, punta ako sa EQ na ginilagay ko dyan kasi pang boost ko lang yan ng pag magsasolo, guitar solo. Volume boost tsaka mid boost. Tapos, ayun, yung delay. Ayun. Yun yung una ko nagustuhan, yung effects loop. Tsaka, ayun na rin yung explanation ng ating pedal board, yung chain. Tapos, ang isa ko pang nagustuhan sa kanya, ito yung sound niya. Ayan. Yung mapapansin nyo, wala akong cable sa dito yung output niyan eh. So, ang naririnig nyo lang through USB kasi pwede na siyang audio interface. Yun yung isa kong nagustuhan pa sa kanya. Gulat ako para sa presyo niya, amp modeler na siya, may IR loader, cab sim, ganyan. Tapos may ibang effects na ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Pero ayun, bukod dun, pwede na siyang audio interface. Ibig sabihin, pati yung pinaplay mong music sa PC or video, lalabas din yung tunog, dadaan din gamit yung interface, audio interface nating Nux Amp Academy. Hindi mo na kailangan ng audio interface na kahit ano, Focusrite, M-Audio, Behringer, o anumang gamit mo. Kahit di ka na dumaan dun, so less tone suck. Kasi pag dumadaan pa dun, nag-iiba pa yung tone eh. So, ayun, ang galing nun. Ngayon, punta tayo dito sa ating PC software. Ayan, isa ko pa nagustuhan sa kanya, meron siyang editor, PC software, na very graphic. Ibig sabihin, tama ba yung term ko, very graphic? Ibig sabihin, na-explain talaga nung interface nung PC software kung ano yung kailangan mo makita at ano yung ginagawa ng pedal mismo. Ay, kagaya niyan. Ito yung chain order. Effects chain order. Tapos, ito yung pati
EQ nung graphic EQ nung ano, yung frequency nung IR makikita mo. Ito IR yan eh, IR side to eh. IR area to eh. Ayun. So ang galing, may PC software siya. Next, syempre, yung mga amp models maganda. Ayan. Isa pa yun sa nagustuhan ko. Syempre, dapat yan ang maganda dyan kasi amp modeler nga yan eh. So, testingin muna natin yung mga amp modeler. Amp models. Parinig ko muna sa inyo. Ito yung favorite ano ko, clean preset. Ano nga ba to? Ayan, no? Parang Fender Deluxe Reverb yata ito. Eh. Tapos naka-stock ano lang tayo, IR dyan. So, test pa natin yung iba. Ito, Twin Reverb. Tapos, Vibro King, di ko alam kung ano siya. Pero Fender din to eh. Nakalimutan ko yung exact model. Ganda rin, no? Ito, Dr. Z. Yan yung mga clean niya, eh. Tapos, ito yung parang mesa na clean. Ana crunch. Tapos Marshall na crunch. Hop, masyado malakas. Laan natin. Tanggalin natin yung reverb. Ayun, punta tayo sa mga dirt channel. Dirt amp pala. Ito, brown, yung, ano pala? Fireman, which is yung Friedman, ano nila? Amp model. Tapos, yung JCM 800. Dual rectifier. Soldano. Ko alam ko ano to. Di ako maalam sa mga high gain eh. Ito, EVH. Ayun, yun yung isa sa nagustuhan ko sa kanya, yung mga amp models niya, ang ganda. Dapat lang, kasi yun nga yung pinopromote niya, eh, no? Yun nga siya mismo yung amp modeler. Tapos, next, ayun, meron siyang scene mode. Grabe, ang tindi ng new X dito. Ito yung parang snapshot sa Line 6 HX Stomp. Ang maganda sa kanya, kagaya siya nung HX Stomp, tsaka nung Headrush MX-5, na hindi lang siya pang on-off ng effects or ng EQ ng kung anumang laman nung Amp Academy. Ayan, kung mapapansin nyo, paglipat ko sa snapshot 2, nagbago yung master volume. So, ibig sabihin, pati yung parameters nung mga to, pwede mong palitan sa scenes. So, ang galing. Ang galing nun. Ang kagandahan kasi nyan, kung hindi nyo pa napanood yung ibang videos, at kung hindi pa kayo familiar sa scene mode, ayan, so,
pwedeng dito sa scene 1. Ito, pakita ko sa inyo. Kasi ito, pang change to ng channel, ito pang change ng scene. So, dito kunwari, nasa channel 1 ka, pwede kang lumipat ng channel B para sa high gain amp model. Eh, paano kung ayaw mo naman mag high gain? Gusto mo lang may konting boost ka, example, or reverb sa channel A din. Alam nga namang pumihit-pihit ka pa dyan. So, ang kagandahan nito, may scene siya. Ngayon, pag pinindot mo yan, magsi-scene 2 siya dito. Tapos, pwede mong i-save yung kung ano mang gusto mo. Kaya, kagaya nyan. Nilagyan ko siya ng EQ sa scene 2. Tapos, dito sa ano, hindi ko lang siguro na bago, tumaas yung master volume. Pero maganda hindi ganun kasi sobrang lalakas yan. Tapos sa scene 3, sabihin natin gusto mo may ito, may effects ka dito. Itong effects na to ay mga OD pedals and distortion pedals. So ayun, pwedeng ganun. Ikaw bahala. Tapos maganda pa dyan sa scene niya. Ayan o, pag tinignan niyo yung settings, sa akin naka scene 3 disengage. Ibig sabihin, pag binindot ko yung scene 1 and scene 2 na button, doon lang siya naglalaro sa scene 1 and 2. Hindi siya umaabot sa 3. Dinisable ko kasi madalas naman 2 scenes lang ang kailangan ko eh. So, ayoko nung dadaan pa ako sa scene 3 para mapunta sa 1. Ang ganda niyan kasi limited yung ano. Naisip ng new X yun, ang galing. Kasi limited lang yung buttons mo eh. So, ang ganda nung may ganyan kang setting. Next, yung reverb niya. Ayan, paparinig ko sa inyo yung reverb. Medyo narinig yun na kanina, pero mas paparinig ko. Hindi siya basta-basta reverb na nailagay lang. Alam mo yun, dahil amp modeler naman siya. Hindi, parang generous ang Amp Academy. Hindi porque may magaganda silang reverb pedals, hindi na nila gagandaan yun nandito. Patinig ko na sa inyo. Pwede na siya pang ambient eh. May dump pa oh. Hindi na tayo masyado magtatagal dyan. Pero ayun yung reverb niya, ang ganda. Tapos, ayun nga, meron pa siyang OD pedals dito. Hindi ko ginagamit kasi meron naman ako sa ano, sa pedal board. Pero tingnan natin. Maganda rin yung ano eh. Ito, morning drive oh. JHS yan. Try natin. Maganda rin to eh. Na-test ko na to eh. Hindi na natin lalatin ng dami pero ang ganda, 'di ba? Yung morning drive ng ganda. Ayun, kung wala kang OD pedals, meron na siya dito. Ang galing. Tapos may noise gate sa additional pa niya. EQ meron din siya. Hindi ko siya malagay sa nagustuhan ko, explain ko sa inyo kung bakit. Pero may EQ siya. Next na nagustuhan ko, yung IR loader. Tsaka yung stock IRs niya, gawa ng chop tones. Kung di kayo familiar, ang ganda ng mga IR nila, nagbebenta rin sila. Pero dito, libre na yung iba sa kanila. Nilagyan nila ng chop tone IRs. Tapos, pwede ka pa mag-load ng ibang IRs. So, ito yung stock IR ng chop tone. Tapos, testingin natin yung favorite IR ko. Yung 2 Rock. Kung mapapansin nyo, mas maganda pa yung stock. Sa ibang modelers na nagkaroon ako, ito yung favorite IR ko. Ang ganda ng response. Pero dito, mas okay pa yung stock IR kasi nga chop tones ang may gawa.
Ayun, next. Balik tayo dito sa pedal board. Ang ganda ng response niya sa pedals. Try natin yung ating rat pedal. Try natin yung ating, uy, gumagalaw yung camera. Yung ating tube screamer. Ayun, ganda. Try natin yung wah. Medyo nag-aano yung gain, pero nakakalakas kasi itong WH-10 ng gain eh. So, tamang setting lang yan. Pero ang ganda pa rin ng response nung wah niya. I mean, nung Amp Academy sa wah. Tapos, try natin yung delay. Kung papansin nyo, ang ganda nung response ng Amp Academy. Meron kasi ako na-try yung Nux Amp G30. Yung Nux Amp may gawa. Tapos yung Head Rush MX-5. Hindi maganda. Pati yung ano, Hot Tone Ampero 2. Hindi maganda yung response niya sa effects loop. Tsaka pag naglagay ka sa input ng pedals. So, ang nagustuhan ko lang yung HX Stamp. Tsaka ito. Yung Amp Academy. Ang ganda ng response niya sa pedals. So, ayun. Isa yun sa nagustuhan ko. Ayun, last na nagustuhan ko sa kanya siguro bago tayo pumunta dun sa hindi ko nagustuhan. Output options niya. Kasi meron siyang DI out dito. Tapos tayo, naka-audio interface pa tayo ngayon. Tapos may main out pa siya dito na pwede mong patayin yung IR. Actually, dito rin sa DI out, pwede mong patayin yung IR through dito sa software. Ayan, no, mapapatay mo dito. Pag in-off mo yan, walang IR sa DI. Ang ganda niyan kasi ako sa church, ang gamit ko, naka-DI out ako. Ginagamit ko to para yung sound tech di na mahirapan sa pag-tweak ng tunog ko. Ayun, doon na lang siya nag-focus. Tapos, yung amp ko sa stage, pang monitor ko na lang ng sarili. Tapos may monitor speaker pa ako. So, ang ganda. Ang ganda ng tunog. Pagka ano, sarap tumugtog pagka ganun. Kasi kumpletong-kumpleto yung tunog mo. Tsaka, hindi kayo talaga nagkakaproblema ng sound tech. So, ayun. Yung main out ko nakapunta sa power amp in ng guitar amp. O kaya, tapos nakapatay yung IR. O kaya, naka-on yung IR tapos sa front ng amp. Ganun yung ginagawa ko sa setup ko sa church. At sa ibang gigs, pakita ko lang sa inyo yung konting sample ng tunog ko sa church gamit yung DI out. Ito siya. Ayun. So, bali yun yung overall, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Alam ko may iba pa siyang bagay na maganda, pero ako sa akin, dun lang talaga ako nag-focus sa mga, yun talaga yung mga main na nagustuhan ko sa Nux Amp Academy. Ngayon, punta naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan sa Amp Academy. Unang hindi ko nagustuhan, na understandable naman dahil sa price niya. Yung output niya iisa.
Kanina ang daming output, di ba? Ibig sabihin ko lang, yung main output, iisa. Hindi siya pwedeng stereo. Eh, may channel A, channel B. Maganda sana kung naisip ng UX na stereo na rin siya. Pero siguro kasi magkocost siya ng malaki. Kasi yung ibang models na nakita ko ganun, yung kagaya nung sa Walrus Audio, stereo siya. Yung sa... Not sure kung yung Strymon Iridium stereo. Pero ayun, dito mono lang siya, yung main out niya, mono lang. So hindi mo siya pwedeng i-dual amp dito. Ayun, sayang. Yun yung isa niyang kulang para sa akin. Siguro kung gawin nila yun, di naman super tataas yung presyo. So, sayang. Sana magkaroon ng version 2. Or kasunod na amp model na ganun na pwede ng dual amp. Tapos, ang di ko pa nagustuhan sa kanya, ay yun, dito tayo ulit magtumingin sa PC editor para mas mapakita ko. Yung additional EQ niya, paparinig ko muna sa inyo. Eto siya. Ngayon, i-on natin. Tapos itaas natin yung mid. Tsaka ito. Ayan o. Nagbe-break na yung tunog. Grabe yan. Lalo na pag, pag sa guitar amp or sa mixer. At masyado nagbo-volume boost. Hindi ko maintindihan. Kakaunti lang naman yung ilang, kahit 6.6 dB lang ilagay ko dyan or ayan, 1.2 mo dito. Ang nangyayari, pagka, kasi ginawa ko yan, nakapatay siya, tapos sa scene 2, naka-on. Nung nag-gig kami nung nakaraan, ayan, in-on ko yung EQ. Sobrang lakas. Talagang nakakabinging lakas. Ang layo dun sa main, ang layo dun sa scene 1. So, ayun, hindi ko nagustuhan. So, ayan, lagi ko na lang siya pinapatay. Hindi ko na ginagamit yung EQ. Kaya naglagay na lang akong EQ doon. Nahiram natin sa ating kaibigan. Hindi ko pa na pabalik sa kanya. Hindi pa kami nagkita ulit. Pero, ayun. Ayun yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Yung dalawang hindi ko nagustuhan. So, ayun. Sulit na sulit. Ayun yung new exam pa academy natin. Dalawa lang yung hindi ko nagustuhan. Pero ang dami ko nagustuhan. Alright, diba? Ayun na yung new Nux Amp Academy. Ayun yung rato, ayun yung tube screamer, ayun yung dead joke lang. Ayun yung mga nagustuhan ko at di ko nagustuhan sa kanya. Ang dumi ng pedals ko, kailangan ko ng linisin. Maraming salamat sa panonood, sana nakatulong sa mga gear hunters dyan. Maraming salamat, like, share, subscribe, Biyahe ni Boo. See you, bye guys.